The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus heard that John has been arrested, he withdrew to Galilee. He left Nazareth and went to live in Capernaum by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali, that what has been said through Isaiah the prophet might be fulfilled. Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who sit in darkness have seen a great light. On those dwelling in a land overshadowed by death, light has arisen. From that time on, Jesus began to preach and say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." As he was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew, casting a net into the sea. They were fishermen. He said to them, "Come after me, and I will make you fishers of men." At once they left their nets and followed him. He walked along from there and saw two other brothers, James, the son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, mending their nets. He called them, and immediately they left their boat and their father and followed him. He went around all of Galilee, teaching in their synagogue, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness among the people. The good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sabi ng kaibigan kong inchik, alam nyo bang ibig sabihin ng kong hey pachoy? Alam nyo, hindi nyo alam. Bati lang kayo ng bati. Ano po? Hindi ibig sabihin nun, Happy New Year, di ba nanay, ano? Ha? Ang ibig sabihin ng kong hey pachoy, may you have more money. Ngayon, alam nyo na. Ano po? May you have more money. So, hindi mo yung sinasabi pag New Year, ano? Araw-araw, may you have more money. Ha? Tapos may nag-message, "Father, alam mo ba, na yung mga pinanganak na 1962, sa taong ito, yayaman kayo." Oh, grabe. Ha? Ilang beses ko nang narinig yan, wala pa rin. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid, pag ikaw ay malusog, ang dami mo mga balak sa buhay. Sana makatapos, sana makarating, sana makapag-travel, sana makakain dito, sana, ang dami sana. Pag kayo malusog, di po ba? Ano? Pag kayo may sakit, isa lang, sana gumaling ako, di po ba? Wala. At sana, hindi nyo sinasayang yung pagkakataon. Last week, nagpa-blood test ako. Ano po? Ha? Complete blood test hanggang PSA. Maayos naman. Ano po? Kahapon, nag-appointment sa doktor. Maayos naman. Ano po? Kanina, ultrasound ng whole abdomen. Parang hindi. Ano po? Ano? Hindi nila kagad sinasabi yung resulta. Bukas meron pa. Ano po? Bakit ko sinishare ito? Kasi ang dami nagme-message. "Father, na-stroke ako. Sana katulad mo gumaling agad." Diba? Depende. Depende. Kanya-kanyang stroke yan. Hindi po ba? Ano? Kanya-kanya yan. Ngayon, "Father, nadidepress ako. Father, ganyan." Ano lang ibig sabihin? Kailangan mong pagsumikapan na ikaw ay gumaling. May mga bagay na hindi nakukuha sa panalangin. Porke ba may nagsabing yayaman ka, wala ka nang gagawin? Magtrabaho ka. Di po ba? Mahalaga yun.
ang first reading ay sinabi ni Isaiah 800 years before the coming of Christ. Can you imagine? 800 years before the coming of Christ, when you are a people invaded by Assyrian and you are being exiled from your own land. Pag ikaw ay naitapon sa ibang lugar at lahat ng ari-arian mo biglang nawala, talagang magdidilim ang iyong isipan, di po ba? Pero ang sabi ni Isaiah, makakakita ka ng liwanag. Pero pag 800 years ang tagal, ay talagang hirap makita yung liwanag na yun. Ha? Patay na silang lahat, wala pang liwanag na makikita mo. Pero ang Diyos ay tapat. The gospel speaks of what? The fulfillment of the prophecy. Mapangyayari ang sinasabi ng Diyos. Bakit? Hindi sinungaling ang Diyos. Mapangyayari. Ano sinasabi ko? Madalas ko itong sinasabi, ang mahalaga ay kaligtasan, hindi lang gumaling sa karamdaman. Marami sa atin, talagang ang gusto, gumaling agad. Pero gusto naman, kainin lahat ng bawal. Sabi nga nung matanda, pray over mo naman ako, Father, ang taas ng blood sugar ko. Sabi kay parehas tayo nanay, diabetic din ako eh. Ay talagang hindi ko na kinakain yung mga bawal. Ngayon, black rice na lang. Kaya kayo, kung gusto nyo bumaba ang blood sugar nyo, bawasan nyo kakakain ng bawal. Wala nang halo-halo, wala nang leche plan. Bawasan ng kanin. Sabi ba naman ng matanda, i-pray over mo na lang ako. Bakit? Ayaw iwasan yung bawal eh. Gusto natin gumaling nang hindi nagbabago ang buhay. Maraming mga tao, gusto pumasa sa board exam, ayaw mag-aral. Yung mga papabless ng ballpen at papel, Father, bless one, makukuha kami ng board exam. Ano yan? Ballpen at papel. Para saan yan gagamitin ko po? Nag-aral ka pa? Di ba? Kasi kahit ibabad ko yan sa holy water kung hindi ka nag-aral, wala kang isasagot. Gusto kasi, pray over, manalak. Hindi. Kung kayo ay na-stroke at hindi kayo magte-therapy, ay talagang hindi kayo makakabangon. Kahit anong anointing ang gagawin sa inyo, hindi na kayo makakatayo. May kakilala ko, Mother Butler. Ano po? Dahil nakagano na ang kamay, pag pinapaliguan, tinutuwid ng mga anak, sumisigaw yung matanda. Sabi, mga kapitbahay, pinapatay ako ng mga anak ko. Grabe. Di ba? Kung ano-ano. Magandang pagtunan ng pansin yun. Alam natin ang pagkakasadlak sa unang pagbasa sa kanilang kinalalagyan ay dala ng kanilang pagkakasala. Hindi mo pwedeng isisihin ang Diyos kung ang iyong pinagdadaanan ngayong dilim sa buhay ay sarili mong kasalanan. But Father, everything works for good on those who love the Lord. That's true. God will make it good until He corrects and you correct what is wrong in your life. Hindi pwedeng maging maayos ang buhay na hindi mo tinutuwid ang mga baluktot. Baluktot na pag-iisip, baluktot na pag-uugali. Di po ba? Pag sinabi namang nagdilim, hindi naman wala lang ilaw. Bakit mo sinapak? Bakit mo sinuntok? Bakit mo pinalo? Nagdilim ang isip ko eh. Hindi po ba? Pagka minsan, kahit maliwanag, nagdidilim ang isip natin. Kailangan nating palaging nasa liwanag ang pananaw. Ano sinasabi sa ikalawang pagbasa? Merong pagtatalo. Bakit? Merong kampi-kampi. Kay Pablo kami, kay Apollos kami. Ano sinasabi ko dyan? Walang kahihinatnan ang pagtatalo kung ang inyong pinag-uusapan ay kung sino ang tama at sino ang mali. Kahit kailan. Pag ang iyong paninindigan lamang ay kung sino ang tama at sino ang mali, wala kayong mararating. Dapat ang pagtatalo ay tungkol sa kung ano ang tama. Sapagkat kahit ang iyong mga kaaway, minsan
sila ang nagsasabi kung ano ang tama. Hindi tayo palaging tama. Tanggapin natin. Hindi porke matanda na tayo, hindi porke meron tayong tinapos, hindi porke may titulo tayo sa buhay, hindi porke mayaman tayo, tama tayo palagi. Hindi. Hindi porke ikaw ang magulang, palagi kang tama. Minsan naman makinig ka sa anak mo. Kasi baka tama ang sinasabi ng iyong anak. Ang hirap ng mga magulang, kakausap nila kaila mga anak, sasabihin nila sa mga anak nila, magsalita ka, magsalita ka. Tapos pag nagsalita yung anak, nangatuwiran ka pa, di ba? Walang paglalagyan. Walang paglalagyan. Hindi makinig. Ano sabi ni Stephen Covey? Ang problema natin, we listen not to understand, we listen because we want to talk back. Nakikinig tayo hindi para intindihin ang iyong kausap, kundi para meron kang masabi agad. Makinig. Makinig. Hindi lahat ng pagsasaing, natutunan ko ito. Ano, paano ba magsaing? Magluto ng kanin, ha? Uhugasan mo yung bigas. Di ba alam nyo yan, di ba? Uhugasan mo yung bigas. Pag malinis na, tatapon mo na yung tubig. Tapos, susukatin mo yung bigas. At yun ang susukatin mo ang taas ng tubig. Tama po ba? Oh, alam ninyo, ha? Tapos ilalagay mo na sa rice cooker. Oh. Pipindutin mo yung on para maluto. Ano po? Hindi porke tama ang sukat, maluluto. Di po ba, ano? Pero, yan lang ba ang paramaraan ng pagluluto ng bigas? Sabi ng mga taga-Batangas sa amin, Father, pinapakuluan muna namin ang tubig bago namin ilagay ang bigas. Oh, di nyo alam, no? Pinapakuluan muna ang tubig bago ilagay ang bigas. Nung una, sasabihin ko, yabang, di po ba? Yung pala, pag piyestahan, lulutuin yung kanin sa kawa. Alam niyo yung kawa? Di po ba? Yung pinaghahaluan ng mga mangkukulam. Di po ba? No? Oh, pag alam niyo ano? Ha? Oh, pakukuluan muna yung tubig saka ilalagay yung bigas. Para ano? Hindi matutong. Di ba? Yung ating pagkaintindi, hindi porke alam na natin, yun lang ang palaging tama. Buksan natin ang isipan natin sapagkat ang utak ay nagiging mahalaga kapag ito ay ano, katulad ng payong. May pakinabang lang ang payong pagbukas. Kahit gano'ng kaganda ang payong, kahit gano'ng kalaki ang payong, kung palaging sarado, walang pakinabang. Ganon din ang utak. Kahit gano'ng kalaki ang utak mo, kung hindi bukas, walang pakinabang. Mga minamahal na mga kapatid, ano ang dilim na meron kayo sa inyong buhay? Ano ang dilim? Kung ayaw niyong tingnan ang dilim na yan, hindi yan magliliwanag. Kasi marami sa atin, itinatago ang dilim, the darkness of our lives. We hide them in our own closet. Because we are so afraid what people might say if they knew it. Takot na takot tayong malaman ng ibang tao kung ano yung mga problema natin, ano yung mga suliranin natin, ano yung mga karamdaman natin, di ba? Hindi ko naman sinasabing ipagkalanda ka ninyo. Pero nakakahiya ba? Nakakahiya ba na minsan may sakit kayo? Nakakahiya ba na minsan naghihirap kayo? Nakakahiya ba na minsan nahihirapan kang intindihin yung iyong pinag-aaralan? Mga anak, kung hindi mo maintindihan, magtanong. Huwag ka agad tatalo sa building. Hindi lang maintindihan, i-review. Talo agad sa building. Bakit? Pag tumalong ka ba, makukuha mo ba ang answer? Hindi. Ay, para kasi tayong takot maghirap. Ano pa? Ang hirap ay bahagi ng buhay. Sabi ni Scott Peck in this book, The Road Less Traveled, life is difficult.
Life is difficult. Sadyang mahirap ang buhay. At kung itinatanggi mo na mahirap ang buhay, lalo itong hihirap. Lalo itong hihirap. Sinabi ko makailan, it doesn't mean if I carry my load with poise, it is not heavy. Hindi porke nakangiti ako na may bit-bit ako. Magaan ang binibit-bit ko. Hindi. Natutunan ko na lang ngumiti. Diba? Bakit? Kung isisimangot ko ba, gagaan ba yung binubuhat ko? Hindi naman. Kailangan natin ng tamang pananaw. Ano ang dilim na meron tayo? Ito ang pangako ng Diyos. Hindi tayo pwede magtalo kung sino ang tama at mali. Ang mahalaga, alam natin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Ang Diyos ay dumating, ang Diyos ay palaging dumadating, ang Diyos ay darating. Yan ang Advent. Yan ang ibig sabihin ng Advent. Dumating siya noon, darating siya, at patuloy siyang dumadating ngayon. Kung naghahanap ka ng liwanag, tingnan mo ang Diyos. Tumingin ka sa Diyos. Kahit ang mga santo, nagtanong, nag-alinlangan. Minsan sila nagtanong, meron bang Diyos? Mga minamahal na mga kapatid, yung nagsabing, when I have found Jesus, when I found Jesus, sabi niya, I lost all my problem. Sabi ko, baka ibang Jesus yan. Ha? Kasi nung nakilala ko si Jesus, dumami ang problema ko eh. Hindi po ba? Bakit? Hindi tayo kinukonsinti ng Diyos. Pag ang buhay ninyo ay masyadong magaan, dapat nagtatanong kayo. Bakit? Sabi ng mga santo, God comforts the afflicted and He afflicts the comfortable. Keep that in mind. God comforts the afflicted and He afflicts the comfortable. Para ano? Para hindi ka nakakalimot na nakikiraan ka lang sa mundong ito. Nakikiraan lang tayo. Ilang bagong taon pa meron kayo? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero mahalaga, meron ba kayong pagbabago? Ano ang challenge natin? That we may become a better person today than yesterday. Amen. Father, anong iuuwi namin after listening to the homily? Ano ang challenge? Ang sabi nga nila, if you don't want to row the boat, don't rock the boat. If you don't want to row the boat, don't rock the boat. Ha? Sabi nung minsan, katatapos lang ng piyesta, may nag-comment, ano ba naman yan, Father? Ang daming bulaklak sa sanctuary. Para kayong flower shop. Sabi ko, sige, pag-uusapan namin. Pero may isang comment. Ano ba naman yan? Ang konti lang ng bulaklak, parang hindi piyesta. O isa, ito pa, isa pa. Ito isa. Father, gamitin mo naman yung wireless para kaming nasa likod, natitingnan mo. Umupo kayo sa harap para kayo nakita ko. Ang dami reklamo. Ano po ba? Dinatnang ko na ito ng ganito. Ano po? Ha? Magtulong-tulong tayo. Mahirap yung nagre-reklamo tayo, pero ayaw nating tumulong. Ano po? Kung kukunti ang bulaklak, magbigay ka ng pambili. Di po ba? Ano? Mahirap yung nagre-reklamo ko. Wala akong magbigay. Di po ba? Naglalabas lang ako ng saloobin. Ano po? Yung mga tao sa labas, hello. Baka sabihin nyo, di ko kayo tinitingnan. Ano po? Nawa yumamang kayong lahat. Ano po? Kung hey pa choy. Ano po? Again, my brothers and sisters, sometimes the darkness we have are darkness we have chosen. The light is always there. We only need to follow. We only need to make a choice. But the challenge of the gospel is what?
If God will pick on you, pag ikaw ang tinawag ng Diyos, huwag kang magre-reklamo. Huwag kang magre-reklamo. Pag ikaw ang tinawag ng Diyos, huwag kang magre-reklamo. Mahirap yung nagre-reklamo ka, tapos pag tinawag ka, bakit ako? Ano ko? Diba? Anong kasabihan? Iuwi nyo ito. Kung hindi kayong ikayayaman ng inyong kapwa, huwag kayong dahilan ng kailang kahirapan. Hello? Maliwanag po ba yun? Kung hindi kayong ikayayaman ng inyong kapwa, huwag kayong dahilan ng kailang kahirapan. Kung hindi kayong dahilan ng kailang mga pagtawa, huwag kayong dahilan ng kailang mga pagluha. Kung hindi kayo dahilan na ikauunlad ng iyong kapwa, huwag ikaw ang dahilan na kanila ikababagsak. Kung hindi ikaw ang dahilan na kagalingan, hari nawa, hindi ikaw ang dahilan ng kailang pagkakasakit. Kung hindi ikaw ang dahilan ng liwanag, huwag kang magdilim. Di pa ba, no? Yung iba mukha pa lang, madilim na eh. Di pa ba? Ha? So, yun po ang iwi natin. Ano po? By the way, every fourth Sunday of the month, we pray in a special way for all those who are sick. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. We pray in a special way for those who are sick. And for those who are healthy, may God continue to give you good health. And hopefully, you appreciate it. Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po ito ngayong mga anak na narito ngayon. Meron silang kanya-kanya mga panalangin at pagdulog. Kilala mo ang kanilang mga pagtawa at pagluha, kahinaan at kalakasan, mga kabiguan at tagumpay. Alam mo rin ang kanilang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Nawa po ang bawat isa sa kanila, Panginoon, ay hipuin mo. Patuloy mo silang ingatan, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan, patuloy mo silang pagkalaban ng kalakasan, kalusugan, at kung sino man dito ang may karamdaman, Panginoon, nawa po'y dulutan mo ng kagalingan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na taga-Nazareth, nawa po'y pagkaluban mo sila ng kagalingan. Panginoon, ang iyong salita ay mas makapangyarihan kaysa sa cancer. Alisin mo po ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo ang kailang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Kung ano man po ang ikabubuti, ikababanal, ikasasaya, ikaulad na kailang mga buhay, kayo na po ang magbigay. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong lalo po ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, tapat niyang esposo, at aming patron, Padre Pio na Petrocina. Pagpalain mo po ang bawat isa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.